Kamusta mga kaboksing? Ito ang iSport Zone at pag-uusapan natin ngayon ang 10 bagay na maaaring hindi mo alam o kaya ay nakalimutan mo na patungkol sa ating pambansang kamao, Manny Pacman Pacquiao! Pero bago yan, paalala lang sa mga ngayon lang napadpad sa ating channel at sa mga dati ng subscribers at followers ng iSport Zone TV Facebook page, ugaliing bisitahin ang video section para sa mga exciting videos sa basketball at boxing. Kilala na ang pangalang Manny Pacman Pacquiao, hindi lamang sa Pilipinas kundi sa buong mundo. Isa sa mga multifaceted talent na hindi lamang gumagawa ng ingay sa boxing scene kundi pati na rin sa iba't ibang larangan sa mundo ng pampalakasan. Mas kilala sa tawag na Pacman, sinubukan din ni Pacquiao na mag-iwan ng bakas sa iba't ibang larangan gaya ng pag-arte, musika at kahit na ang paglilingkod sa bansa at sa pagpasok sa army. Kaya naman tunghaya natin ang buhay at karera ng nag-iisang Manny Pacquiao at ang 10 bagay na maaaring hindi mo pa alam o nakalimutan mo na patungkol sa fighting senator ng Pilipinas. Si Manny Pacquiao ay more than just a boxer. Si Emmanuel Dapidran Pacquiao o mas kilala natin at ng buong mundo bilang Manny Pacquiao ay isang Pinoy boxer at isa sa mga kinikilala bilang greatest pound for pound boxer of all time. Kung hindi man siya ang GOAT sa boxing world, pero syempre sa ating mga Pilipino, siya ang GOAT ng boxing. Bukod sa boxing, gumawa rin siya ng pangalan sa pag-arte, pagkanta at sa pagbabasketball. Pinasok na rin ni Pacquiao ang mundo ng politika mula sa pagiging congressman ng Sarangani hanggang sa maging isang senador ng Republika ng Pilipinas. Balik tayo sa boxing at sa kanyang isang legendary career ay nagawa ni Pacman na makakopo ng 10 world titles at siya lamang ang kauna-unahan at nag-iisang 8 division world boxing champion bukod pa sa pagkamit ng ilang championship belts sa apat na magkakaibang weight categories. Noong 2009, pinangalanan ng prestigyosong Forbes magazine si Pacman bilang pang-anim na highest paid athlete sa kanyang total earnings na umabot ng mahigit $40 million o 1.9 billion pesos. Ang halagang iyon mga kaboksing ay katulad ng kinita ni multi-time NBA MVP at three-time champion LeBron James sa naturang taon na yon. Nung sumunod na taon naman ay bumaba si Pacman sa pang-10 spot sa listahan ng Forbes Highest Paid Athletes kahit na tumaas ang kanyang kinita sa $42 million o 2 billion pesos. Bukod yan, pinangalanan ng ESPN Magazine si Pacquiao bilang isa sa mga top 2 earning athletes ng 2010 kasama si Major League Baseball player Alex A-Rod Rodriguez. Susunod, si Pacquiao ay maraming amazing accolades sa pinaka-latest na rankings na inilabas ng The Ring Magazine para sa pound-for-pound boxing list as of April 12, 2020. Nasa ikasampung pwesto si Pacman na may 62 wins, 7 losses, 2 draws, 39 KOs. Si Pacquiao din ang current WBO welterweight champion. Tatlo sa main boxing organization sa mundo ang World Boxing Council, Boxing Writers Association of America at ang WBO ay ginawaran si Pacquiao bilang Fighter of the Decade para sa dekada ng 2000s. Kinilala rin si Pacman ng The Ring Magazine at BWAA bilang Fighter of the Year noong 2006, 2008 at 2009. Nakamit rin ni Pacquiao ang SP Award para sa pagiging Best Fighter noong 2009 at 2011 habang ilang media organizations ay kinilala siya bilang Best Pound for Pound Boxer sa buong mundo. Pinuri rin ng ilang media houses gaya ng The Ring, Sports Illustrated, ESPN, Yahoo Sports, About.com at BoxRec ang naging karera ni Pacman sa mundo ng boxing. Ito naman ang ilang mga personal na impormasyon patungkol kay Pacman. Tubong Kibawe bukid nun si Pacman. Ipinanganak siya noong Disyembre a 17, 1978 at pang-apat sa anim na magkakapatid. Si Dionesia Dapidran Pacquiao o mas kilala natin mga kaboksing bilang si Mommy D ang kanyang ina habang si Rosalio Pacquiao naman ang kanyang tatay. Dalawa ang kapatid ni Pacman mula sa unang asawa ng kanyang ina at sa pagtungtong ni Manny ng grade 6 ay naghiwalay ang kanyang mga magulang.
Matapos ito, nag-asawang muli ang kanyang ama habang si Pac-Man ay naiwan kay Mommy D. Pinalaki bilang isang Katoliko, kasalukuyang bahagi si Pacquiao ng Evangelical Protestantism. Noong May 10, 2000, ikinasal si Manny kay Maria Geraldine Hamora, mas kilala bilang si Jinky Pacquiao, at biniyayaan sila ng 5 supling sina Emmanuel Jr. o Jimwell, Michael Stephen, Michael, Mary Divine Grace o Princess, si Queen Elizabeth o Queenie, at si Israel. Si Jimwell ay isang amateur boxer at posibleng sumunod sa yapak ng kanyang ama. Opisyal na residence sa mga Pacquiao ang General Santos City sa South Cotabato, pero noong nahalal siya bilang congressman ng Lone District ng Sarangani noong 2010, nanirahan din siya sa Kiamba, Sarangani, ang hometown ng kanyang asawa. Noong December 11, 2019, nakapagtapos si Pac-Man ng kolehiyo sa kursong BS Political Science, Major in Local Government Administration sa University of Makati. Nagawa niyang makapagtapos sa pamamagitan ng Expanded Tertiary Education Equivalency and Accreditation Program ng Philippine Counselors League Legislative Academy. Ang programang ito ay pinapayagan ang mga kwalipikadong Pilipino na makapagtapos sa kolehiyo sa pamamagitan ng isang informal education system. Susunod, si Pacquiao ay isang army personnel. Unang naging bahagi si Pac-Man ng Philippine Army Reserve Force bilang sergeant officer noong April 27, 2006. Hindi nagtagal ay na-promote siya bilang technical sergeant noong Disyembre ng parehong taon. Isang taon ang nakalipas, naging master sergeant si Pac-Man, ang pinakamataas na rango ng isang enlisted personnel sa ating bansa. Noong Mayo 4, 2009 naman, matapos ang 2 taon bilang Master Sergeant, nakatanggap si Pacquiao ng isang special rank bilang isang Senior Master Sergeant. Hawak rin ni Pac-Man ang posisyon bilang Command Sergeant Major ng 15th Ready Reserve Division bukod pa sa pagiging Senior Master Sergeant at sa kasalukuyan bilang isang Lieutenant Colonel ng Reserve Force ng Philippine Army. Bigat ano? Susunod, acting career ni Manny Pacquiao. Si Pacquiao ay bumida sa isang superhero comedy film na Wapac-Man. Ang pelikulang ito ay inilabas noong Disyembre 25, 2009 at parte ng 2009 Metro Manila Film Festival or MMFF. Bago niyan ay pumirma si Pac-Man ng kontrata bilang isang aktor sa GMA Network noong Setyembre 2007. Lumabas ang una niyang programa bilang kapuso sa isang infotainment show na Pinoy Records noong December 11, 2007. Naging usap-usapan naman noong 2012 na nakikipag-usap si legendary Hollywood actor Sylvester Stallone kay Pac-Man upang maging co-star sa pinaplano noong pelikula ni Stallone. Sa isang report na lumabas noong May 18, 2012, inihayag ni Pacquiao na magsisimula na siyang mag-shoot ng kanyang unang Hollywood film pagkatapos nang noong June 9 na laban niya kontra American boxer na si Timothy Bradley. Ang naturang Hollywood film ay ipapakilala rin ang ilang MMA fighters na si Lyoto Machida, Anderson the Spider Silva at Hector Echevarria. Next naman ang political career ni Manny Pacquiao. Noong February 12, 2007, inihayag ni Pac-Man sa unang beses ang kanyang intensyon na pasukin ang larangan ng politika. Dineklara niya na tatakbo siya bilang congressman ng unang distrito ng probinsya ng South Cotabato sa 2007 midterm elections. Tumakbo si Pac-Man sa ilalim ng Kabalikat ng Malayang Pilipino o Kampi Party ni nooy Pangulong Gloria Macapagal Arroyo, pero natalo siya ni incumbent representative Darlene Antonio Custodio ng Nationalist People's Coalition. Tumakbo muli si Pac-Man sa May 2010 elections bilang congressman, pero sa Sarangani Province, ang hometown ng kanyang may bahay na si Jinky. Nanaig si Pac-Man laban kay Roy Chiombian matapos makalikom ng 120,052 votes kumpara sa 60,899 na nakuha ni Chiombian. Ang panalong ito ni Pac-Man ay sinasabing makasaysayan dahil tinapos niya ang halos 3 dekadang pamumuno ng mga Chiombian sa probinsya.
taong 2012 nang lumipat si Pacman sa Partido Demokratiko Pilipino Lakas ng Bayan o PDP Laban na pinamumunuan ni Noy Vice President Jejomar Binay. Noong October 5, 2015, formal na idineklara ni Pacman na tatakbo siya bilang senador sa May 2006 national elections sa ilalim ng United Nationalist Alliance o UNA ni Vice President Binay. Nagawa ni Pacman na makasilat ng pwesto sa Senado matapos makakuha ng halos 16 milyong boto. Tumapos si Pacquiao sa 7th pwesto sa Magic 12 ng mga tumatakbong senador sa eleksyon na iyon. Bilang senador, suportado ni Pacman ang pagbabalik ng parusang capital punishment o death penalty sa bansa. Heto ang isa sa ating mga paborito, ang basketball career ni Manny Pacquiao. Naging honorary member si Pacquiao ng NBA team na Boston Celtics. Nakakuha rin siya ng replica ng green and white Celtics jersey na kung saan nakalagay ang kanyang pangalan at numero 1 sa likod. Inihayag ni Pacman ang kanyang intensyon na maging bahagi ng Philippine Basketball Association noong April 17, 2014 bilang isang playing coach ng Kia Motors. Kaya naman nagsumiti siya ng application para sa rookie draft noong July 9, 2014. Hiniling din ni Pacquiao sa PBA na irespeto ang kanyang request na huwag siyang piliin ng ibang teams maliban sa Kia. Opisyal na naging bahagi si Pacman ng PBA matapos siyang piliin ng Kia bilang 11th overall pick ng 2014 PBA draft. Sa pagkakapili sa kanya ay si Pacquiao ang pinakamatandang rookie na na-draft sa kasaysayan ng PBA. Umiscore si Pacman ng kanyang kauna-unahang puntos bilang basketball pro sa pagbuslo ng isang free throw sa laban ng Kia kontra Pure Food Star Hot Shots noong February 8, 2015. Naitala niya naman ang kanyang kauna-unahang field goal sa laban kontra Rain or Shine Elasto Painters. Ang career high ni Pacman sa liga ay 4 points na naitala niya noon kontra sa Blackwater Elite. Sa laban din na iyon ay naipasok ni Pacquiao ang una at natatangi niyang 3-pointer sa kanyang basketball career. Nagtapos ang rookie contract ni Pacman noong 2017 bilang manlalaro at kalaunan ay hindi na ito ni-renew ng Kia. 4 linggo nakalipas ay nag-expire naman ang coaching contract niya na nagbigay daan sa pagiging free agent ni Pacquiao bilang isang manlalaro at coach. Noong 2018, opisyal na nagretiro si Pacquiao sa PBA matapos lamang ang 4 taon. Sa kabila niyan, hindi natapos ang pagkahilig ni Pacquiao sa basketball. Dahil sa ngayon ay nagmamay-ari siya ng koponan sa PBA Developmental League o PBA D-League, ang MP Hotel Warriors na nag-debut sa liga noong 2014-2015 season. Naging co-owner din siya sumandali ng Pacquiao Powervet Pilipinas Aguilas, mas kilala ngayon bilang Pilipinas MX3 Kings, isang koponan sa Asian Basketball League. Sa kasalukuyan, si Pacquiao ay founder ng Maharlika Pilipinas Basketball League, isang regional men's semi-professional basketball league sa Pilipinas. Susunod ang impluensya ni Pacquiao sa pop culture. Ipinalabas ang pelikulang Pacquiao the Movie noong June 21, 2006 na hango sa naging buhay ni Pacquiao. Gumanap ang aktor na si Jericho Rosales bilang si Manny Pacquiao, ang batikan direktor na si Joel Lamangan ang nagdirect sa pelikula. Kumita ang pelikula ng $99,322 o mahigit na 4.9 million pesos. Na-feature din ang pambansang kamao sa ilang boxing video games gaya ng Fight Night Round 2, Fight Night Round 3, Fight Night Round 4, and Fight Night Champion. Si Pacquiao rin ang una at natatanging Olympic non-participant mula sa Pilipinas na magsilbi bilang flag bearer ng bansa sa opening ceremonies ng Beijing Summer Games noong 2008. Si Pacman din ang kauna-unahang atletang Pinoy at tanging boksingero na na-feature sa isang postage stamp. Isa rin si Pacquiao sa mga 100 most influential people ng Time Magazine noong 2009 dahil na rin sa naging karera niya sa boxing at ang impluwensya niya sa sambayanang Pilipino. Kasama rin si Pacman sa annual celebrity 100 list ng Forbes noong 2009 kasama si na Hollywood actress Angelina Jolie at mga kapwa niyang atleta na sina Tiger Woods at Kobe Bryant.
Susunod, alam nyo ba na nagkaroon ng tax evasion case itong si Pacquiao ilang araw matapos ang panalo niya kontra kay Brandon Rios noong November 2013? Nagpa siya ang Bureau of Internal Revenue o BIR na i-freeze ang lahat ng Philippine bank accounts ng Pinoy boxer. Inihayag ng BIR na ginawa nila ito dahil bigo si Pacman na bayaran ang halos 2.2 billion nitong tax na kinita niya sa mga laban sa pagitan ng 2008-2009 sa Amerika. Sa sumunod na araw ay naglabas din ng isang kautusan ang ahensya na i-freeze ang lahat ng ari-arian ni Pacquiao sa Pilipinas. Hindi nagtagal ay nagdao si Pacquiao ng isang press meeting upang sagutin ang akusasyon sa kanya ng BIR. Sa press meeting na ito, nagpakita si Pacquiao ng mga dokumento na nagpapatunay na biniyaran niya ang income tax para sa isang non-resident alien sa pamamagitan ng kanyang promoter sa US counterpart ng BIR. Naglabas din si Pacquiao ng isang liham mula kay Top Rank CEO Bob Arum upang patunayan ang kanyang mga ebidensya. Noong April 2017, nilapitan ni Pacquiao na sa panahon na yon ay isa ng senador ang otoridad sa pag-asang mareresolba na ang hinaharap na tax evasion case. And last but not the least, itong si Manny Pacquiao ay isang accomplished singer. Inilabas si Pacquiao ang kanyang unang album na pinamagatang Laban Nating Lahat Ito sa ilalim ng Star Records noong 2006. Ilan sa kanta na kabilang dito ay ang Para Sa'yo Ang Laban Na To, Pagsubok Lamang Yan, at Champion Sa Kantahan. Sa sumunod na taon ay naglabas si Pacman ng kanyang ikalawang album na Pacman Punch sa ilalim naman ng MCA Records. Ilan sa kanta na kabilang dito ay ang Pacman Punch Are You Ready?, Pacman Punch Knockout Remix, at kasama niyang kumanta sina Willie Wilcox and Nemesis Yankee. Nag-release pa si Pacman ng dalawang single albums, ang Lahing Pinoy sa ilalim ng GMA Records noong 2009 at isang remake na kanta ni Dan Hill na Sometimes When We Touch noong 2011. At ayan mga kaboksing, ang 10 impormasyon na maaring hindi mo pa alam o kaya ay nakalimutan mo na patungkol sa nag-iisang pambansang kamao na si Manny Pacman Pacquiao! Mag-iwan ng comment, click like, share, and subscribe. This is iSport Zone.